panaginip. Gustong-gusto ng Diyos na mangusap sa atin na hanggang sa ating pagtulog, Siya ay nangungusap pa rin. Ang Diyos ay nangungusap sa panaginip. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwan na mga panaginip na nararanasan ng bawat isa. Ito ay mga superior na mga panaginip na ibinigay ng Diyos. Detalyado ang mga ito, tiyak at ipinahayag ang kanyang kalooban. Ang mga sumusunod ay ilan sa maraming halimbawa sa Biblia. Binalaan ng Diyos si Abimelech sa isang panaginip tungkol sa kasalan na ginawa niya sa asawa ni Abraham, si Sarah. Isang anghel na namusap kay Jacob sa panaginip para ipaalala ang kanyang pangako sa Diyos. Genesis chapter 31:11-13. Ginamit ng Diyos ang mga panaginip para ipahayag ang kalooban niya kay Jose. Genesis chapter 37. Ang Diyos ay nagpakita kay Solomon sa isang panaginip at binigyan siya ng pagkakataon na humiling kung anuman ang nais niya. Mga Hari, chapter 3 verse 5. Isang panaginip ang ginamit para ibigay ang ibang direksyon sa mga pastol sa kanilang pagbalik sa kanilang lugar dahil sa masamang hari. Mateo chapter 2 verse 12-13. Ang mga ito ay ilan sa mga maraming halimbawa kung paano mangusap ang Diyos sa mga panaginip. Makahahanap ka ng ibang halimbawa sa iyong pagpapatuloy na pag-aaral ng mga paraan ng patnubay sa salita ng Diyos. Ano yun? Tapos ko na yung panaginip. Mga pangitain. Mga pangitain ay katulad ng panaginip. Subalit nagkakaiba dahil ikaw ay gising. Ito ay katulad ng mayroong panaginip pero hindi natutulog. Ang mga pangitain ay maraming makita ng espiritual na mga mata, katulad ng physical na mga mata. Ang ibig sabihin nito, maaari mong hindi makita ng iyong natural na mga mata, subalit ibinigay sa iyo ng Diyos ang larawan ng isang bagay sa iyong espiritu. Ang mga sumusunod ay ilan sa maraming halimbawa sa Biblia kung saan ang mga pangitain ay ginamit ng Diyos para mangusap sa mga tao. Ang Diyos ay nagpakita kay Abraham sa pangitain at nagbigay siya ng dakilang pangako. Genesis chapter 15. Ang angklak ni Daniel ay puno ng mga pangitain, ganun din ng mga panaginip. Ginamit ang mga ito ng Diyos upang ipahayag ang maraming bagay na mangyayari sa kinabukasan ng mundo. Siya ay nangusap sa maraming propeta sa lumang tipan sa pamamagitan ng mga pangitain. Ang Diyos ay nagbigay ng pangitain kay Pedro tungkol sa pangangailangan na maibahagi ang ebanghelyo sa mga Gentiles. Mga Gawa chapter 10. Tinawag ng Diyos si Pablo sa Macedonia sa pamamagitan ng pangitain. Mga Gawa chapter 16 verse 9. Isang gabi, nangusap ang Diyos kay Pablo sa pamamagitan ng pangitain. Mga Gawa, chapter 18:9-10. Ang Apokalipsis na huling aklat sa Biblia ay batay sa pangitain na nakita ni Apostol Juan. Mga naririnig na tinig. Ang Diyos ay nangusap kay Pablo sa pamamagitan ng naririnig na tinig habang siya ay naglalakbay tungo sa daan ng Damasco. Mababasa mo ito sa mga Gawa, ikasyam sa kabanata. At siya ay nasubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" At sinabi niya, "Sino ka, baga, Panginoon?" At sinabi niya, "Ako ay si Jesus na iyong pinag-uusig." Mga Gawa chapter 9 verse 4-5. Ang Diyos ay nangusap din kay Samuel sa pamamagitan ng
audible voice. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo. At tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel. Nang hanggagayon ay sinabi ni Samuel, magsalita ka sapagkat tinirinig ng iyong lingkod. 1 Samuel chapter 3 verse 10. Ang Biblia ay tungo ng mga kapahayagan at sinabi ng Diyos. O refresya sa katotohanan na ang Diyos ay nangusap o nangutos. Kadalasan ito ay naririnig na tinig. Subalit mayroong ibang tinig saan ang Diyos ay nagsasalita. Ang inner voice ng Espiritu Santo. Kadalasan ang inner voice ng Espiritu Santo ang ginagamit ng Diyos para mangusap sa tao kaysa audible voice. Ito ay tinatawag na pinangunahan ng Espiritu. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Roma chapter 8 verse 40. Ang mga tao na pinangunahan ng Espiritu ay mayroong espiritual na buhay. Ang kaluluwa na patay sa kasalanan na walang espiritual na buhay ay hindi maaaring pangunahan ng Espiritu Santo. Ang pinangunahan ng Espiritu ay nagpapalagay na hindi mo kayang patnubayan ang iyong sarili. Iyong napag-aralan sa nakaraang kabanata na ito ay nang iyong naranasan ang bagong kapanganakan ng kaligtasan, ikaw ay binigyan ng Diyos ng bagong Espiritu na handang makarinig ng kanyang mga pangungusap. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong jiwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng puso ng laman at aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo. Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Kung ikaw ay pinangungunahan ng Espiritu, ang kalooban ng Diyos ay ipinahahayag sa iyong Espiritu ng Espiritu Santo. Ang isa sa mga ministeryo ng Espiritu Santo ay magbigay ng patnubay. Gayunman ay kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. 1 chapter 16 verse 13. Ang Espiritu ng tao ay yaong natatago sa puso na binanggit ni Pedro. 1 Pedro chapter 3 verse 4. Kung ang Diyos ay nangungusap sa inner man, siya ay nangungusap sa iyong Espiritu. Ang sumulat ng kabigkasan ay nagsasabi na ang Espiritu ng tao ay kandila o ilawan ng Panginoon. Ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon. Kawikaan chapter 20 verse 27. Sa natural ang kandila ay tumutulong sa iyo na makakita sa kadiliman. Sa espiritual na mundo, ginagamit ng Diyos ang kandila ng iyong espiritu para patnubayan ang iyong mga hakbang sa kalooban ng Diyos. Siya ay nagbibigay liwanag at pumapatnubay sa pamamagitan ng iyong espiritu. Minsan sa paglalakbay ni Apostol Pablo, siya ay nagbabala sa kapitan ng barko. At sa kanila ay sinabi, mga Ginoo, nakikita ko na ang paglalayag na ito ay makapipinsala at magiging malaking kapahamakan, hindi lamang sa lulan at sa daog, kundi naman sa ating mga buhay. Mga Gawa, chapter 27, verse 10. Hindi sinabi ni Pablo, mayroon akong pangitain. Hindi niya inaangkin na mayroon siyang naginipan o ang Diyos ay namusap ng audible sa kanya. Ang kanyang Espiritu
ay nagpatotoo mula sa Diyos at ang patotoong iyon ay napatunayan na tama. Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, ay iyong pagiging hawain ang iyong lakad, at kung magkagayon, ay magtatamo pa ng mabuting kawakasan. Joshua chapter 1 verse 8. Ginamit din ng Diyos ang inner voice ng Espiritu Santo para sumbatan ang iyong konsensya. Ang konsensya ay pangloob na kamalayan sa tama at mali na ibinigay ng Diyos. Ang damdamin ay tinig ng katawan. Hindi ginagamit ng Diyos kung ano ang iyong damdamin para akayin ka. Ang laman ay kaaway ng Espiritu, kaya nga maaari kang madaya ng iyong damdamin. Ang katwiran ay tinig ng isipan. Ang kaparaanan ng Diyos ay kadalasang higit sa katwiran ng tao. Ang proseso ng kaisipan niya ay higit na mataas kaysa iyo. Ang konsensya ay tinig ng espiritu ng tao. Humahatol at nagbibigay ng direksyon sa ganap na kalooban ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nangungusap sa iyong espiritu. Ang espiritu ay humahatol sa konsensya. Dahil dito, ikaw ay nadadala na umayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang Espiritu Santo ay nangungusap sa iyong espiritu, ang konsensya ay nakakatulad. Subalit, kung patuloy mong hindi papansinin ang iyong konsensya, ay inalyuhan na. Ang ibig sabihin nito ay tumigas na sa conviction ng Espiritu Santo na hiniruhan ang kanilang mga sariling buti ng waring bakal na nagbabaga. 1 Timoteo chapter 4 verse 2. Ang aklat ng kawikaan ay nagtataglay ng maraming talata na nagpapakita na ang Diyos ang may kapangyarihan ng pangloob na mga pag-iisip at ng konsensya ng tao para siya ay patnubayan sa kanyang kalooban. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Kawikaan chapter 16 verse 1. Ang puso ng tao ay kumakadhap ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kawikaan chapter 16 verse 9. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis, kumikiling saan man niya ibigin. Kawikaan chapter 21 verse 1. Mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang espiritual na mga kaloob ay ginagamit din ng Diyos para mangusap sa tao. Ang espiritual na mga kaloob ay natatanging kakayahan na ibinigay ng Espiritu Santo. Ilan sa mga kaloob na ito ay makatutulong sa iyo na makatanggap ng pangungusap mula sa Diyos. Mayroong kaloob ng ibang wika kung saan ang Diyos ay nangungusap sa tao sa salitang hindi niya alam. Ang interpretasyon mula sa Diyos ay kasunod para ibigay ang kahulugan ng mensahe. Ang salitang ginagamit sa panalangin ng Espiritu Santo, ibang wika, ay ginagamit din ng Espiritu para patnubayan ka sa kalooban ng Diyos. Kung hindi mo alam, manalangin ka tungkol sa kalooban ng Diyos. Manalangin ka sa ibang wika. At ang nakasisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Roma chapter 8 verse 27. Ang kaloob ng propesiya ay nagbibigay ng pangunahing mensahe mula sa Diyos para sa kanyang tao. Ang kaloob ng pagkilala ay kung saan ang Diyos
ay nangungusap tungkol sa espiritu na kumikilos sa iba. Ang Diyos ay nangungusap din sa pamamagitan ng kaloob, ng wisdom at knowledge. Ang mga kaloob na ito ay nagbibigay ng pagkaunawa tungkol sa mga tao at pangyayari higit sa alam ng natural na isipan. Iba't ibang pamamaraan. So praise the Lord. Forever. Praise the Lord. Makikita ninyo yung iba't ibang pamamaraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa tao. Tayo din po, marami din po tayong iba't ibang pamamaraan ng pakikipag-usap. Amen? Amen. No? Telephone. Internet. Oh, mga human technology na kahit na nasa malayo, nasa Amerika, nasa Australia, nasa ibang mga lugar, eh nakakausap natin. Amen? Amen. Nakakausap niyo ba yung nasa malayo? Amen.